Hinihiling ko ang lahat na tumayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga biyayang aming natanggap sa araw-araw. Gabayan niyo po kami sa araw na ito. Panginoon, kami ay lubos na humihingi ng iyong kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa. Naway bigyan niyo po kami ng magandang pangangatawan para magampanan namin ang tungkulin sa aming buhay. Ito po ay aking hinihiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, class! May lumiban ba sa inyo ngayon, class? Mabuti kung ganon. Kamusta naman kayo ngayong hapong, class? Okay. Bago tayo dumako sa talakayan natin ngayon, nais kong balikan muna natin ang tinalakay natin kahapon. Sino ba ang makapaglalahad ng tinalakay natin kahapon, class? Sige, Risa, ibahagi mo sa amin ang tinalakay natin kahapon. Magaling! Talagang nakinig kayo sa tinalakay natin kahapon. Ngayon, class, may papakita ko. Magkakaroon tayo ng laro na kung tawagin ay word puzzle. Ano bang napapansin nyo, class? Tama! Ngayon, nais ko na buuhin nyo ito, class. Kung ang inyong mga sagot ay decimal, tama kayo, class. Sa bahaging ito, bibigyan ko kayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Masusukat sa gawain ito ang mga kakayahan nyo kung maalam na ba kayo tungkol sa wastong gamit ng desimal. Pagkatapos makabuo ng pangkatan, ay may tag-iisang representative bawat pangkat at pipili sila ng letra simula A hanggang letrang D. Bawat letra ay may nakapaloob na math problem. Pabilisan at pahusayan ito, class. Presentasyon, 10%. Kooperasyon, 5%. Oras sa pagsumiti, 20%. At kawastuhan, 15%. Ang kabuuhan nito ay 50%. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan ang gawain. Handa na ba kayo, class? Ang ating mga sarili. Batay sa inyong mga presentasyon, ang pangkat na nakakuha ng tamang sagot ay ang pangkat pangalawa. Kaya bibigyan ko sila ng 50 puntos. Ang pangkat pangatlo naman ay nakakuha ng 46 na puntos. At ang pangkatuna naman ay nakakuha ng 40 puntos. Gusto niyo bang matuto pa tungkol sa decimal, class? Ngayon, sisimulan na natin ang ating talakayan tungkol sa desimal. Mahalaga na matutunan natin ang desimal, class, at ang wastong gamit nito. Sa algebraiko, ang desimal na numero ay nangangahulugan bilang buong bahagi ng numero, at sa bahaging fraksyon ay hinihiwalay ang decimal point. Ang simbolong tuldok sa numerong desimal ay tinatawag na decimal point. Ang mga numerong sumusunod sa decimal point ay nagpapakita na maliit na halaga kaysa sa isa. Gusto niyo bang matuto pa tungkol sa decimal, class? Ngayon, sisimulan na natin ang ating talakayan tungkol sa decimal. Mahalaga na matutunan natin ang decimal, class, at ang wastong gamit nito. Sa algebraiko, ang decimal na numero ay nangangahulugan bilang buong bahagi ng numero at ang bahaging fraksyon ay hinihiwalay sa decimal point. Ang simbolong tuldok sa numerong decimal ay tinatawag na decimal point. Ang mga numerong sumusunod sa decimal point ay nagpapakita na maliit na halaga kaysa sa isa. Ngayon, aalamin natin ang tamang gamit ng decimal sa addition, subtraction, division, at multiplication. Para sa addition, kinakailangan lamang na ang mga numbers o numero ay nilalagay sa kaparehas nitong value o halaga. Uunahin nating isolve ang numero mula kanan pakaliwa. At mahalaga rin na nailalagay sa tamang posisyon ang decimal upang ang sagot ay makuha. Halimbawa, 6, decimal 47, dagdagan 340, decimal 8, dagdagan 73, decimal 523, katumbas 420,
decimal 773. Ito ang magiging posisyon ng mga numero sa decimal sa addition. Uunahin nating pag-solve sa kanan pakaliwa. Ibababa natin ng 3 dahil wala namang number na idadagdag. Sunod, 7, dagdagan ng 2, katumbas 9. 4, dagdagan 8, dagdagan ng 5, katumbas ay 17. Ibababa natin ang 7 at ang remainder na 1 ay ilalagay sa kasunod na number. 6, dagdagan ng 3, dagdagan ng 1, katumbas ay 10. Ibababa ang 0 at ilalagay ang reminder na 1 sa kasunod na number. 4, dagdagan 7, dagdagan 1, katumbas ay 12. 3, dagdagan ng 1, katumbas ay 4. Ang sagot ay 423. Para sa subtraction, sa pagsulat ng mga numero, mahalaga na ilalagay sa tamang posisyon ang decimal. Tulad rin ito ng pag-solve sa addition, na uunahin natin isolve ang numero mula kanan pakaliwa. Halimbawa, 462, decimal 00, bawasan ng 26, decimal 728, katumbas 435, decimal 473. Ito ang magiging posisyon ng mga numero sa decimal sa subtraction. Sisimula na natin ang ating pagsusolve. 0, bawasan ng 8 ay hindi po pwede. Kung kaya't hihiram sa kasunod na numero ng 1. Kaya magiging 10 ito. 10, bawasan ng 8, katumbas 2. At ang kasunod na numero naman ay magiging 9. 9, bawasan ng 2, katumbas 7. At ang kasunod ay magiging 9 pa rin. 9, bawasan ng 5, katumbas 4. Ginutom ako. 1, bawasan ng 6 ay hindi po pwede. Kung kaya't hihiram ng 1 sa kabilang numero. Kaya't magiging 11 ito. 11, bawasan ng 6, katumbas 5. Ang kasunod na numero ay magiging 5 na lang. 5, bawasan ng 2, katumbas 3. Dahil wala ng numero sa ibaba ng 4, ay ibababa na lang ito. Para sa multiplication, isolve ang numero na parang walang desimal na tuldo. Dapat ay nakasulat ang mga numero mula kanang bahagi. Uunahin nating isolve ang numero mula kanan pakaliwa. At ang katumbas na sagot ay lalagyan ng desimal na tuldo. Matutukoy kung ilan ang desimal sa sagot sa pamamagitan ng pagbilang ng mga desimal sa sinagutan. Halimbawa, 73 desimal 24 paramihin sa 5 desimal 1. Ito ang magiging posisyon ng mga numero sa desimal sa multiplication. Sa pagsusolve ng ito, iisipin mo lamang na parang walang desimal. Ngayon ay isusolve na natin kanan pa kaliwa. 1, isa, paramihin ng 4, sagot 4. 1, paramihin ng 2, katumbas 2. 1, paramihin ng 3, katumbas 3. 1, paramihin 7, katumbas ay 7. Ang susunod naman ay 5, paramihin ng 4, ay 20. Ibababa ang 2 sa letrang, sa numerong 2, at ang 2 naman ay ilalagay sa taas. 5, paramihin sa 2, ang sagot ay 10. Dagdagan ng 2, katumbas ay 12. 5,
Paramihin ng tatlo, katumbas ay 15, dagdaga ng isa, katumbas 16. Ibababa ang 6 at ang reminder na isa ay ilalagay sa taas. 5, paramihin sa 7, katumbas ay 35. Dagdaga ng isa, magiging 36. Ang sagot ang sagot nito ay i-add. 4 ay ibababa. 2, dagdaga ng 0, katumbas 2. 3, dagdaga ng 2, katumbas 5. 7, dagdaga ng 6, katumbas ay 13. Ibababa ang 3 at ang isa ay lalagay sa kasunod na numero. 6, dagdagan ng isa, katumbas 7. Ang 3 ay ibababa lamang. Ang sagot ay 373, decimal 522. Para sa division, kapag ang numero na iyong hahatiin ay may decimal, i-move ang decimal na tuldok pa kanan. Tapos ay isolve muna ito. Sa sagot ay ilalagay ang decimal na tuldok sa posisyon kung saan ang unang sagot na numero. Isolve ito hanggang makuha ang sagot. Maari ring ihinto ang pagsusolve kung ang sagot ay may paulit-ulit na remainder. Halimbawa, 0, decimal 0, 2,904, divide 0, decimal 0, 4. Ito ang magiging posisyon ng mga numero sa division. I-move natin ang 2. Ngayon, class, may ilan akong katanungan na inyong sasagutan. Kung talagang nakinig ba kayo sa aking tinalakay. Vina, may ilang operasyon ba tungkol sa decimal? Tama! Ano-ano ang 4 na operasyon sa pagsusolve ng decimal? Mahusay, class! Talagang nakinig kayo sa aking tinalakay. Sa puntong ito, magkakaroon tayo ng oral recitation. Kung sino man ang tatayo at sasagot ay siyang makakakuha ng puntos. Handa na ba kayo? Para sa iyo, ano ang desimal? Mahusay! Mahalaga ba ang pagkatuto ng desimal sa iyo bilang isang mag-aaral at sa iyong pang-araw-araw na buhay? Mahusay! Napakahusay niyong lahat, class. Talagang ang pukos niyo ay sa ating tinalakay lamang. Sa puntong ito, class, magkakaroon tayo ng pasulit patungkol sa ating tinalakay. Kaya hinihiling ko na kumuha kayo ng isang buong pirasong papel at sagutan ang mga sumusunod. Pag-usayan nyo ito, class. Tapos na ba kayo, class? Kung ganun, ipasa nyo ang inyong mga papel sa harap. Bibilang ako 1 hanggang 5 at kapag hindi nyo pa naipasa ang inyong mga papel, ay hindi ko na ito tatangkapin. Maliwanag ba, class? Tapos na ba kayo, class? 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, magkakaroon tayo ng takdang aralin. Isulat ang sagot sa iyong buong pirasong papel at sagutan ang mga sumusunod.